So ngayon, andito ako sa kusina, syempre, dahil ako at kanin yung apod ko po ay gagawa ng radish cake. Ito yung traditional na ginagawa ng mga Chinese tuwing Chinese New Year. So ngayon, ito yung unang ingredients na meron, yung radish or turnip. Tapos ito yung dried mushroom. Sinok siya ng tubig ng matagal na oras, kaya ngayon malambot na siya. So ready na siyang ihalo sa radish cake. At ito naman yung pork sausage. Ginawa namin ito ni Pupo nung pumasok yung winter time, kasi kailangan siya sa winter na temperature yon. Doon siya nagiging maganda yung product niya pagka yung winter siya ginagawa. So ito ngayon yung Chinese sausage. Para siyang longganisa kung sa Pilipinas or chorizo de Bilbao. Tapos ito yung dried scallop siya. Kailangan din siyang ibabad sa tubig para lumambot, kasi mamaya hihimayin siya ng maliliit, kasi ihahalo din siya sa paggawa ng radish cake. Tapos ito yung dried shrimps, di ba? Kailangan din siyang i-soak sa tubig para lumambot, kasi nga dried nga siya. Yun, para maging mas masarap, di ba? Tapos syempre hindi mawawala sa radish cake ang rice flour. Kailangan natin ng rice flour dito para mabuo siyang cake. Yun, so ito yung mga ingredients, pero meron pa yan yung mga ilalagay na spicy or yung ilalagay na seasoning mamaya, so hindi ko pa alam, kaya aalamin ko pa lang. Okay. I will run, I will climb, I will soar, I'm undefeated. Oh, jumping out of my skin, pull the cord. Yeah, I believe it. Oh, the past is everything we were. Don't make us who we are. So ito ngayon yung radish na grenade at saka yung hiniwa. Tapos ito yung mixture na rice flour at saka isa pang klase ng flour. Ay, hindi ko nakita eh kung ano yung isa. Pero mamaya titignan ko yun. Titignan ko yung level ng isang flour na ito. Tapos ito ngayon yung itong sauce niya. Yung natural na extract lang siya ng radish. Yun. Kumbaga eh, niluto yung radish dito sa kawali ng hindi nilagyan ng tubig. So, sariling katas ito ng radish. Yung water na nandito ngayon. Yun yung katulad kanina ng sinabi ko na hindi ko pa alam kung anong ilalagay na seasoning dito sa paggawa ng radish cake. Nakita ko kanina nilagay ng Lola yung white pepper, salt, sugar. Yun lang. Wala siyang ibang inilagay na seasoning kundi yun lang, yung tatlo. Ito yung isang powder na hinalo kanina sa rice flour. Ano pala siya? Yung ito. Wheat starch. More chewy white chocolate. Let's see. Okay, ma'am. Ito yung mga preserved na
pagkain katulad ng scallop, dried scallop, dried mushroom, sausage or Chinese sausage, pork sausage, and onion. Meron kami dinagdagdagan na onion para sa pag pagluto nito para maging mabango. Tapos yun lang, minix lang siya yung mga ginayat-gayat kanina at saka yung mga itong scallop na flinix kanina. Yun. Pinagmix lang siya doon sa kawali, niluto siya. Yun. Ganun lang, simple. Okay, so sit time. Yes, 6 minutes na lang. Excited na akong makita yung homemade radish cake. Nagkikinikilita ko na siya. Ayan siya. Oh, feeling ko talaga ang sarap niya. Okay, this is it. Done for 35 minutes. Ooh. Open, open sesame. Yo. Try. Wow, so hot. Okay. Let's try. Hi, hello. Patuloy pa rin tayo dito sa kusina at hindi pa natatapos talaga yung ginagawa na radish cake kasi ang tagal pala niyang steam. Yun ang kailangan bigyan o paglaanan ng oras yung pag-steam niya. So ngayon, yung radish cake pala is kanya-kanyang style. Ginagawa pala ito ng kanya-kanyang style kasi pwede pala siyang gawing ulam. Pwede siyang gawing ulam. Ang mangyayari noon, pagkatapos siyang steam, palalamigin, tapos pwede siyang ipasok muna sa fridge. And then, pagkatapos nun, pwede mo na siyang stock doon ng mga 1 hanggang 2 araw, yung mga ganun. Tapos, kung gusto mo siyang iluto ulit, ipapan-fry mo siya. So, ngayon, ang style pala niya is mag-steam ka, and then kapag kayong malapit na siyang matapos or malapit na siyang maluto, so, pwede kang mag-add ng toppings. Ito rin yung hinalo dun sa... Ito din yung ingredients na hinalo doon sa harina at saka sa radish. Ito rin yun. So, pwede siyang i-gawing toppings. Pang-topping siya sa ibabaw. Tapos, kung gusto mo ng mas malasa or mas masarap, dagdagan mo siya ng spring onions. Ito, toppings lang din ito. At parsley or kinchay sa atin, sa Pilipinas, kinchay. So, ganun yung style niya. Medyo matagal pa kasi ang dami pa, oh. Ang dami niya pa. Nakakadalawang salang pa lang kami ng radish cake. Ngayon, nakasit ito ng 50 minutes. Ayun, kung napapansin po ninyo, may katabing takore yung isang kawali na pinag-estiman ng radish cake. Ibig sabihin po niyan ay nagpapakulo rin ng tubig habang nag-steam kasi back up siya
kapag ka, kunti na yung tubig doon sa kawali na pinag-iistima ng radish cake, so meron ng naka-reserve na mainit na tubig para agad or continuous yung pagkulo ng pag-steam. Remaining time, 22 minutes. So, mga kawatag, habang hinihintay natin maluto yung radish cake, dahil Chinese New Year naman ngayon, at meron silang tinatawag na mga buto-butong kinakain katulad nito, at saka katulad nitong rice puff, ito muna yung pagkakaabalahan ko habang hinihintay ko yung oras. Actually, kanina pa ako talaga ako kumakain. Hindi ako nakakaramdam ng gusto. Ito yung lagayan nila ng mga candy, or ito yung pinaglalagyan nila ng tradisyon nilang panglagay kung ano-ano, mga sweets or mga iba't ibang klase ng seeds or chocolates. So ito yon para sa mga Chinese. Yon, mga ganyan, yan. Pipili ka tayo ng gusto mong kainin. Toppings more delicious. The texture is good po po. The texture is enough. Texture. And then the green onion. We add the green onion and parsley. Okay. Wow. Sarap. Delicious. Tadaan. Eto na yung radish cake, 'di ba? Ang sarap. Maganda na yung texture niya ngayon. Okay na siya. Tama lang yung texture ng cake. Lalo na yan mamaya kapag ka lumamig yan. Ma-slice talaga siya ng maganda. 'Yun, 'di ba? Isang magandang experience ito na nangyari ngayong araw na to. So, dagdag kaalaman sa pagluluto na ang labanos pala ay hindi lamang sa sinigang o hindi lamang sa salad, kundi nagagawa rin sa ibang bagay. So, yun. Salamat sa inyong lahat, mga kawartag. Hanggang sa susunod. Salamat! Ito na yung iyong product ng radish cake. Diba? Ang ganda niya. Tapos, ito ngayon, pinipreto ko yung iba kasi kakain ako ng pinaritong radish cake. Ito ngayon sinasabi ko kahapon nung niluluto namin to, na ito pwede siyang ipasok sa fridge, tapos kinabukasan pwede siyang iprito katulad nito, pero medyo hindi lang maganda yung pagka-slice kasi nagmamadali ako dahil kailangan ko nang lumabas dahil ngayon ay holiday ko. So ayan, 1-3 hiwa lang yan, pero ganito ang ginagawa ng radish cake kapag yung gusto ko pa siyang kainin kinabukasan pagkatapos lutuin ng kahapon, tapos kinabukasan gusto mo siyang kainin. Isa lang mo siya sa pan, tapos ipan-fry mo lang siya ng ganito. Kunting-kunting isang kapatak na mantika lang, pwede na siya ma-fry. So, ganun lang. Tapos ngayon, ito, kakainin ko siya mamaya, pagkatapos kong bihis. Tapos ito naman, natitira dito sa bahay, pangkain din dito sa bahay. So, unti-untiin din siyang iprito, katulad nito. Diba? Diba, mga kawartag? Salamat, mga kawartag. Magandang
Sabado sa inyo.